for today's video, mga kabarya, meron ako i-share sa inyo na isa na naman bagong labas na NFTs or non-fungible token na kung saan ay magki-create ka lang ng mga buildings at ng mga facilities tulong ng kanilang characters, maaari ka na rito kumita ng token na pwede natin ipalit sa totoong pera. Kaya naman kung gusto mo yung video na to at gusto mong makakilala ang NFTs na to, tapusin mo lang yung video na to para malaman mo yung buong detalye. Gusto mo bang kumita ng libreng pera online? Sakto ka sa channel ko dahil nagtuturo ako sa paano kumita ng libreng pera, papa online man yan at offline. Kaya ang gagawin mo lang ay mag-subscribe at hit the notification bell. Maraming salamat, Ka-Barya! So, ayun na nga, no, mga kabarya, pag-uusapan natin sa video na to, si Cens World. Pero bago ang lahat, mga kabarya, kung bago ka pa lang sa mga NFTs, ang NFTs po stands for non-fungible token na kung saan yung mga token na to is may mga original token. Or ibig sabihin, mga kabarya, meron silang tinatawag na digital certificate authenticator na nagpapatunay na yung NFTs na to ay mayroong sariling token. So, si Cens World, mga kabarya, is iba yung token niya sa ibang NFTs din. So, halimbawa, mga kabarya, meron akong original painting ni Mona Lisa, tapos ikaw naman may replicate ni Mona Lisa. Kahit parehas tayong may Mona Lisa painting, magkaiba pa rin yung value or yung price ng original Mona Lisa kaysa sa replicate lang. So, ibig sabihin, merong kanya-kanyang sariling token ang bawat NFTs. So, ngayon, pag-uusapan natin, sino nga ba si Cens World? So, nakalagay dito, mga kabarya, is a unique game where in-game characters with distinctive personalities unfold the deep. So, rich and sometimes eerie story created by the player. So, pag sinabing created by the player, ito pala yung NFTs na makikreate ka ng mga games, ng mga buildings, ng mga characters, and then maaari kang kumita dito ng token. So, nakalagay din dito, mga kabarya, Cens World is the first metaverse game to offer a create-to-earn, so C2E featured for creative players to make money. So, yun sabi ko nga sa inyo, mga kabarya, na ito pa lang si Cens World is laro siya na NFTs na ikaw mismo yung gagawa ng mga characters, ng mga facilities, ng mga buildings, and then once na gumawa ka nun, magkaka-rewards ka ng mga token ni Cens World. Naman tayo, mga kabarya, dito sa may kanilang characters, ito yung mga characters nila, itong lalaking naka-shorpet na to, and then itong cute na babae na to na naka-shorpet din, and then itong lalaki na to, and then ito. So, yan yung mga characters nila. So, apat pa lang yung mga characters nila dyan na pwede nyong piliin, mga kabarya. So, sa gameplay nila, so may nakalagay dito, bank. The system describes real-life transaction. Players can save or borrow capital to invest in farms or consume by NFTs items they own without selling them on marketplace. So, players can also open their own banks and do business as a private bank. So, kung maglalaro ka dito sa Cens World, so imaginein mo na lang na yung mga characters mo ay ikaw. So, pwede kang manghiram sa banko or pwede kang maglagay din ng pera na kinita mo dito sa in-game world ni Cens World. So, ito yung mga bank nila. So, meron silang ano dyan, iba't ibang klase ng bank. So, ito yung bank, ito naman yung farm. So, nakalagay dito, players can build their own farms. So, pwede daw tayong gumawa or tayo ng ating sariling farms, buy crops, raise livestock, and harvest finished goods. So, the harvested products might combine into NFTs or sell on marketplace. So, lahat ng mga kinita mo rito or yung mga inani mo, pwede mong ibenta sa NFTs na marketplace. So, ito naman yung NFT market. So, nakalagay dito, a place to buy and sell NFTs items such as fashion, character, shaping, so decoration. So, yung NFT market pala na to, dito mo pwede kang bumili or magbenta ng mga items such as yung fashion, yung mga gusto nyo i-design sa inyong mga characters, pati yung mga character shaping, pati yung decoration or dekorasyon ng in-game na laro ninyo. So, nakalagay din dito, players can buy equipment used in farms. So, maaari kang bumili ng mga equipments ng mga characters mo dito sa may in-game nila. So, pwede kang bumili ng livestock, seedlings, so help them generate income more effectively. So, itong laro na to, mga kabarya, is parang real-life game din, mga kabarya. Kung ano yung ginagawa nyo sa totoong buhay, so parang ganun din yung gagawin nyo dito sa kanilang laro. And then, meron din dito silang minigames. So, simple, easy-to-play minigames where players compete and prove their skill. So, simple lang yung gagawin dito. So,
kailangan nyo lang sumali sa mini games and then makipagkompetensya sa ibang mga players and then gawin nyo or patunayan nyo gamit yung inyong mga skills. So in the mini game area, when winning in the PvP batches or player versus players, so players will have super attractive rewards and even cents tokens. So ibig sabihin kapag nanalo ka pala rito sa mini game nila na PvP or players versus players, so maaari ka magkaroon dito ng rewards na cents token. So yung cents token, mga kabarya, ito yung token na ginagamit dito sa in-game na pwede natin ipalit yan kapag lumabas na sa marketplace sa totoong pera, mga kabarya. And then meron din silang battle dito. So fierce battles where players compete for first place. So kapag ka nagka first place ka diyan, so magkakaroon ka dito ng rewards and win massive rewards and register on the leaderboard. So bukod sa mare-register ka na sa leaderboard nila and then magkakaroon ka pa ng maraming rewards dito once na maging first place ka dito, and there will be hundreds of players contending and only the last one is the winner. So 100 pala yung mga maglalaro dito, mga kabarya, and isa lang yung pipiliin nila. So yan yung kalahatan ng kanilang in-game play dito, mga kabarya. So nandito pa rin tayo, mga kabarya, sa kanilang gameplay nakalagay dito. The game context is built similar to the surrounding areas, landscapes, and swimming pools of all size in reality. So kung ano yung makikita daw natin sa reality, yun din yung nandun sa loob ng laro. So kung may buildings doon, or may building sa labas, may building din doon. So kung may pools sa reality, may pools din na pwedeng gawin doon sa may in-games nila. So the character's house is also easily designed, so madali lang daw siyang gawin. And all the rooms and buildings can be moved through many places. So pwede daw siyang i-move ng libre. So pa rin tayo, mga kabarya, sa kanyang gameplay. So nakalagay dito, objectives in the game. So yung objects niya is many cents held by large investor. So yung overview niya, invest in a large piece of land. So build a city and land and collect fees on the city itself. So para maka-earn daw tayo dito, mga kabarya, is kailangan natin mag-invest ng piece of land, yung mga lugar natin, magtayo tayo ng mga city dito, and then yung mga facilities na meron dun sa laro. And then collect fees on the city itself. So habang gumagawa tayo or nagbe-build tayo dun sa city na ginagawa natin, nakaka-earn tayo dito, mga kabarya, ng mga rewards na makakatulong na maka-earn tayo dito, mga kabarya. And then yung mga free players naman, so do quests, get bonuses, and use part of the bonuses to keep playing. So para mapanatili mo na makapaglaro ka dito ng libre, so kailangan mo magkolekta ng mga bonus gift cards nila or yung bonus gift nila na rewards. So kailangan mong gumawa ng mga quest dyan, so para makakuha ka ng bonus dyan. And then yung mga players pay fees to make a profit, ito na yung mga tao na nagbayad para magkaroon ng kita or income. So nakalagay dito, invest in the farm, so care for and harvest the farm, thereby making a profit based on the invested capital. So yun, mga kabarya, kapag ka namuhunan ka dito, kailangan mo daw mag-invest ng mga farm. So alagaan mo yun, mag-harvest ka, and then pwede mong ibenta yon para magkaroon ka ng profit. And then sa players gain a profit based on the minigame. So yung mga tao naman na nagkakaroon ng profit or ng income dahil doon sa paglalaro ng minigame nila, show off personal skills, collect rare rewards and NFTs. So nagkaka-earn ka dyan ng NFTs, mga kabarya, and then nakaka-collect ka ng rewards once na sumasali ka sa kanilang minigame. So nandito pa rin tayo sa kanilang gameplay, mga kabarya, which is ang survival. So makikita nyo dito, mga kabarya, yung land na may mga houses and mga trees. So parang farm siya. So nakalagay dito sa survival, players need to buy necessities. Ito yung mga kinakailangan na gamit ng mga characters natin dito at ng mga facilities natin, such as foods and drinks to survive in the game. So yung mga characters na gagamitin natin dito is kinakailangan din ng pagkain at saka ng inumin para mabuhay or mabuhay pa yung inyong characters dito sa laro na to. And if there is not enough food, waters lead to death. So reset experiences and in-game stats plus discard all non-NFT items. So kapag ka wala daw makain yung inyong mga characters dito, so parang matatalo ka dito, and then lahat yung makukuha mo na rewards na mga NFT, so mawawala din. So kailangan talaga kung ano talaga yung nasa
reality, yun din yung gagawin mo into the games. So kung kumakain ka dito in reality, so sa laro, dapat kumakain din or pinapakain mo din yung mga characters mo. So if there is not enough food and water leading to the inability to work, so hindi na daw makakagalaw yung mga characters mo kapag hindi mo pinapakain. So in-game activities will stop until the character is loaded with food. So yan, ganun lang kasimple mga kabarya, parang ano din siya, so parang reality din siya. And then dito sa bank naman, so the bank is special mechanism of Cens World, so with the functions of saving deposits and mortgage loans. So yung daw Cens World, ang mahalaga dito mga kabarya is yung bank, kasi nandito yung mga dinideposit na pera do sa in-game na laro, and then yung mga hinihiram ng ibang mga players din. So, nandito pa rin tayo mga kabarya sa kanilang gameplay, which is ang farm. So, nakalagay dito, buy an NFT sell land to players with large capital to invest. So, yung mga may malalaki daw na capital dyan na mag-i-invest, so, maaari kayo dito magbenta or bumili ng mga NFTs dito sa kanilang farm. So, ito kasi yung kadalasang ginagamit mga kabarya kapag ka paid players ka. So, maaari ka mag-farm dyan, and then yung kinikita mo sa farm, yun yung pwede mo ipalit sa token mga kabarya. So, dito naman sa NFT marketplace, so, pwede ka dito mag-trade. And then, pwede ka dito magbenta or bumili ng mga NFTs. Pwede mo silang i-exchange mga kabarya. And players buy and sell NFTs of partners game and let players show NFTs of other games in their home as decoration. So, lahat ng decoration na gagawin mo dyan sa may facilities na yan, so, pwede ka pumunta rito na sa NFT marketplace nila para bumili ng kanilang token. So, yung decorate the NFT with costumes entered in beauty contest. Enter beauty contest with unique costume and decoration. So, maaari ka pala dyan sumali sa pagandahan ng mga facilities dito. So, nandito pa rin tayo mga kabarya sa kanilang gameplay ng minigame. So, may battle dito. So, nakalagay dito, built-in costume to increase combat stats or statistic. So, the leaderboard is divided by season with different reward based on the rankings of the player. So, maaari tayo makipaglaban dito sa kanilang minigames mga kabarya. So, nandito naman tayo mga kabarya sa kanilang marketplace na kung saan makikita nyo yung dashboard and then yung mga pets, pati yung mga characters. So, makikita nyo rito mga kabarya sa class, merong chicken, may cow, may pig, may sheep. So, yan, merong stage din ng egg or adult. So, makikita nyo rito mga kabarya yung Cens chicken. So, yan, makikita nyo, by numbers din siya. So, for sale siya. Yan, so ulitin ko mga kabarya, yung link ng NFTs na to nasa description box sa baba, maaari nyo itong bisitahin. So, nagkakahalaga to mga kabarya ng 0.04 na Cens World token. So, nasa $345 yan. So, yan siya. So, maaari nyong bisitahin niya mga kabarya. So, nandito tayo ngayon mga kabarya sa Cens Token Utility. Sa governance, nakalagay dito, Cens holder have the rights to vote, propose referendums, elect council members, and etc. So, maaari mong gawin dyan mga kabarya na bumoto ka, and then mag-elect ka ng council or mga members mo dito sa may NFT nila. And then sa operation, so payment of the transaction in the Cens World system. So yung operation lang nila or more on payment transaction. And then dito sa lending fee, so yung mga nagpapautang or yung umuutang. So when player use Cens to transact with central bank, so part of the fee will be used to add liquidity. So, help increase the value of Cens token. So, habang ginagamit natin itong central bank nila, so, nagpapataas yan ng value ng Cens token. And then, sa launchpad, so, participating in the future projects within the Cens World ecosystem. So, yan. And then, dito sa rewards, so, there will be as many pools of farm as other DeFi platforms. And then, the amounts of Cens earned by liquidity providers will be proportional to the total amount of added liquidity. So, besides marketing strategies, bonuses, listing exchanges, and more will all use Cens as rewards. So, lahat yan makukuha nyo mga kabarya once na sumali kayo dito sa kanilang gameplay. So, dito naman tayo sa roadmap mga kabarya. So, natapos na yung phase 1 nila. Yung phase 1 nila, 2021. Phase 2, ganun din. So, sa phase 3 mga kabarya, so, first quarter ng 2022, so, game launching in-game shopping. So, maglo-launch na mga kabarya yung kanilang gameplay dito, and then makakapag-shop na kayo dito ng mga characters or ng iba't ibang klase ng
pwede niyong mabili dito sa in-game nila. And then sa Phase 4, sa quarter 2 ng Phase 4 sa 2022, so Central Bank launching. So yung Central Bank, mga kabarya, is pagaganahin na nila yan. So pag pinaganahan nila yan, tunoy-tuloy na yung flow ng currency ng Cens token. And then sa Phase 5, sa quarter 3 ng 2022, so sa global tournaments, high level task and MOBA game launching. So in-game couple Murray. So magkakaroon na rito ng tournaments, mga kabarya. So mas marami na task na pwede nyong gawin dito. Sa Phase 6 naman, sa quarter 4 ng 2022, so update BR for the overall game. So launch Century Wallet used for storing, managing, trading and swapping multi-chain cross-platform. So kung kayo, mga kabarya, gusto sumali sa mga ganitong platform na NFT, so ang lagi nyong susubaybayan, itong kanilang roadmap. So dito nyo kasi malalaman, mga kabarya, kung hanggang saan na yung kanilang NFTs. So dito nyo rin malalaman kung ano yung mga susunod na babaguhin nila or yung magiging update ng kanilang laro. So ito yung Cens World, mga kabarya. So yan, ito yung unang game nila. So pwede kayo dito mag-drip ng mga sasakyan, yung mag-race. So susunod naman, ito yung farming, na kung saan may farm ka na itatayo. Pwedeng vegetables or mga livestock, animals, yan, ganyan. So parang farm building siya, mga kabarya, pero kumikita tayo dito, mga kabarya. So ito naman yung kanilang team. So yung kanilang team is hindi rin basta-basta mga tao to, dahil may mga pinag-aralan dito at mga professional na sa larangan ng kanilang ginagawa. So ito yung mga partners nila, yan. So kung gusto nyo naman, mga kabarya, na magkaroon ng mga free airdrops, so maaari nyo bisitahin yung kanilang Telegram account, Facebook account, Twitter account. So yan. So maganda kasi, mga kabarya, na i-check nyo rin yung kanilang mga Telegram account. So minsan nagbibigay sila ng free airdrop dyan. So basahin nyo lang yan, mga kabarya. So dapat updated kayo dyan para malaman nyo kung ano ba yung nangyayari dito sa Cens World o kahit anong NFT, mga kabarya. So basahin nyo yan, mga kabarya. So minsan nagbibigay sila dyan ng airdrop. So nakakuha sila ng Cens token dyan. So ayan, basahin nyo lang yan, mga kabarya. So ayan yung kanilang community. So lalagay ko sa description box sa baba yung kanilang community dyan. So pwede naman kayo dito magbisita sa kanilang Facebook page, sa Cens World. Pwede nyo i-like yan, mga kabarya. Makikita nyo rito yung Cens World na ano nila, na picture nila. So ayan, para talagang totoong ano dyan, reality na naglalaro kayo, nagbibuild kayo ng cities, so may characters kayo. So yun, talagang parang totoo na. So nakalagay din dito sa video game nila, "We are very excited to welcome you to the world of Cens World, where you can enjoy the most premier gaming experience in the metaverse space and earn money all together. So Cens World is the first metaverse game to offer a create to earn." So C2E. So pag sinabing create to earn, magki-create ka ng mga facilities, mga buildings, magagawa ka ng livestock with your character, ay makaka-earn ka na ng token na pwede natin ipalit sa totoong pera. So bisitahin nyo na rin, mga kabarya, yung kanilang Twitter account, so Cens World. So yan, Cens World NFT. So yan, pwede nyo tignan, mga kabarya, yung kanilang latest announcement dyan. So makikita nyo dyan kung ilang, eto 22 hours pa lang. So yung roadmap pinakita nila dyan, so one day ago. So gameplay in Cens World, may bank, farm, NFT market, minigames, games, battles. So ayan, so check natin. So ayan yung kanilang ano dyan. So para talaga siyang syudad. So maglalaro ka lang dyan and then makakapag-ipon ka na dyan ng token na pwede natin ipalit sa totoong pera. So ipapalo nyo lang yan, mga kabarya. Naman, mga kabarya, nandito tayo sa kanilang tokenomics. So yung token name, Century. And then yung ticker, so Cens. Standard BEP-20 SPL. So platform, Binance Smart Chain or Solana. And then yung total supply ng Cens World is 500 million Cens. And then initial market cap is $603,000. So, and then yung makikita nyo rito, mga kabarya, yung kanilang allocation details. So sa seed round, meron silang 5% supply. Sa private sale, meron silang 10% supply. And then sa public sale, 2%. So hindi pa kasi siya nag-open. And sa play to earn, 21%. Staking rewards, 19%. And then sa ecosystem fund, 7%. And then sa team, meron silang 16%. And partners and advisor, 5%.
So sa marketing 12% and liquidity 3%. So nandito naman tayo ngayon mga kabarya sa kanilang revenue streams. So sa points scored, sa NFTs and lands meron silang 18%, sa marketplace fees 8%, and then sa gaming commission meron silang 38%, and then sa lending meron silang 11%, and then sa in-game TXN fees 25%. So nakalagay dito mga kabarya, NFT and lands, Cens World sell NFTs and lands for pay to earn players. So kailangan mo magbayad dito para maka-earn dito mga kabarya. And then sa lending naman, so sa NFTs lending profit, so marketplace fees, so peer-to-peer NFT marketplace fees, sa in-game transaction fees naman, shopping, so pag sa shopping nandun yung food to survive, clothes, house, and etc. So fees, gaming commission, so minigame PVP tournaments, so commission fees. So nandito merong minigame PVP tournaments commission. So basically mga kabarya, yung NFT na to is more create and earn. So ibig sabihin, magki-create ka lang ng mga farms dito, sundin mo lang yung mga pinapagawa sa'yo. So kung ano yung ginagawa mo sa reality, so halos ganun din yung gagawin mo dito sa laro nito. And then habang nakikreate ka ng mga bagay-bagay dito sa in-game play nila, so makaka-earn ka dito ng token. So yun yung Century Token na pwede natin ipalit once na magkaroon na to sa marketplace or magkaroon na mga kabarya ng value talaga. So yun mga kabarya, kung nagustuhan nyo yung video natin for this day, huwag nyo sana kalimutan mag-subscribe at i-click na rin ang notification bell dahil lagi ako nag-upload ng mga interesting videos tulad nito. So gagawa ako ng second video ko once na magkaroon tayo ng panibagong update dito sa Cens World. So yun, natatapos na yung tutorial natin. Maraming salamat mga kabarya.